Oh, ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Saan man pong panig kayo ng mundo? Nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa? Anong oras man po sa inyo dyan ngayon? Umaga man po, tanghali, hapon, gabi? Muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Okay, so ito na mga kabunyog. Pag-usapan natin tong si Maste Duterte. Sumasaw-saw sa issue ng Maisug Rally. Ha? Ha? Sabi ni Baste Duterte, may mga pa-quote-quote pa sa konstitusyon ng Pilipinas, sa Bill of Rights, violation daw yan ng Bill of Rights, ha? Yung na-cancel na Maisug Rally ng mga DDS doon sa Bustos, Bulacan. mamaya ipapakita ko sa inyo, napaka-basic na bagay tungkol sa batas, hindi nito alam. Ah, pare-pareho yata itong mag-aamang ito. Si Digong, si Sara, itong si Baste. Pero mas matindi naman si Digong at saka si Sara. Kasi yun, mga ano yun, mga abogado. Pero kahit basic tungkol sa mga prinsipyo na pinag-aralan namin sa abogado, basic principles and concepts, hindi makuha ng mag-ama. Eh, ito rin si Baste, nag-aastang marunong sa batas, hindi naman talaga marunong sa batas, ay wala eh. Nai-expose lalo yung kabangkarutihan ng kanyang mga ano, hindi kawawa naman to. Nag-aambisyon yan na sa susunod, di natin alam, baka tumakbong senador yan sa 2025. Nagiging madalas ang paglabas nito eh. Ha? Laging nagko-komentaryo na sa mga national issues eh. Parang hindi na mayor ang tatakbuhan nito sa 2025. Pero, ha? Sa comment niyang ito dyan sa Maisug Rally, mamaya ipapakita ko sa inyo, lalong na-expose na wala itong walang kaalam-alam, mga basic na bagay kahit tungkol sa batas. At ipapakita ko sa inyo mga kabunyog, mga kababayan, mismo nang si Salvador Panelo, nakasamahan din nila, alam niyo itong si Salvador Panelo, BDS yan eh. Pero maraming pagkakataon eh sa Salvador Panelo. Binabangga yung mga sinasabi ng mga kasamahan niya. Ha? Halimbawa si Roque, maraming sinabi si Roque, binangga ni Panelo eh. Binangga ni Panelo. Sila-sila nagkukontrahan eh. Ngayon din dito sa issue ng Maisug Rally, pinanood ko yung itanong parang ano yun? Itanong mo ba yun kay Panelo? Anong programa niya ba yun? Yung programa niya sa SMNI? Ha? Programa niya yun sa SMNI, pero mga kabunyog, mga kababayan, sa programa niya na yon, binangga niya, kinuntra niya yung mga sinasabi ng mga kapwa niya DDS, itong si Panelo. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinabi ni Panelo. Anyway, ano bang sinabi muna ni Baste? So, nung lumalabas doon sa pagka-cancel ng ano, yung cancel na DDS, yung Maisug Rally doon sa Bustos, malinaw, ang malinaw mga kabunyog, ang nag-cancel ng rally, yung nag-umayaw sa bandang huli, yung lot owner, yung may-ari ng lote mismo, kasi private na lote yung gagamitin. Private venue. Ha? Private venue. Kumbaga, yung lot owner, tinawagan yung mga organizers, yung mga leader ng DDS, na pasensya na, nagbago na yung isip niya, hindi na siya ano, anong tawag doon? Mga kabunyog, hindi niya na ipapagamit yung kanyang private property. Hmm? Yun ang nangyari dito. Ha? Bakit hindi niya na ipapagamit? Hindi niya na ipapagamit yung kanyang private property. Mukhang tinawagan siya ng mga PNP or ng ano, pinaalalahanan, no? Yan po kung magkagulo dyan, kung maging may mangyari dyan, lagamat mag-a-assist kami, magpo-provide ng security, pero sa inyo po pananagutan yan, kasi private po yan. Private na lote nyo yan, gagamitin. O, medyo, syempre, medyo nagbago yung isip ng lot owner. Nang ayaw niya na ipagamit yung kanyang private property. Kaya nagpatulong siya sa abogado niya, nagpalagay sila ng ano doon. Nang talagay sila ng note ng tarpaulin na hindi pwedeng gamitin yung kanyang lote. Ngayon, nagpalagay din siya ng harang na truck. Kasi nga ayaw niyang ipagamit na eh.
nagkuha siya ng mga private na tao na kung may pipilit doon papasok, kaharangan ng mga tao na yon. So ibig sabihin, lahat ng nangyari na yon, kagagawa ng private land owner. Kagagawa ng private land owner. So ngayon, pagka ganun ang mga pinag-uusapan, ang naging conflict na talaga dito, land owner at saka yung organizer. Nagbago ng isip yung lot owner, yung may-ari ng ano, yung si private venue eh. Private venue. Ngayon, ano ba ang principle sa mga Bill of Rights, itong mga sinasabing ito ni Baste na it is a clear violation of the people's right to peaceful assembly. So ibig sabihin, Bill of Rights yung pinag-uusapan dyan. Ngayon, sinabi pa yan ni Digong, malala yan. Kapag na-violate nyo yung Bill of Rights, mabigat yan. Hindi simpleng bagay yan. Oh, mayroong ganong sinabi pa si Digong eh. Mayroong ganong sinabi si Digong. Ganon din ang sabi ni Roque. It is unconstitutional. Ang dami, nakita ko sa social media. Ganon yung mga pinagsasabi nila. Violation daw ng Bill of Rights mismo. Constitution daw mismo ang na-violate. Ay, ang problema dito mga kapunyog mga kababayan, sabi ni Panelo, si Panelo mismo ah, sabi ni Panelo, ito, ipanood ko yung sinabi ni Panelo. Ipakita ko sa inyo. Ito yung sabi ni Panelo. Tinawagan ka lang, natakot ka ng mga agad. Dapat po kasi tayong lahat, mga mamamayan, huwag mo tayong matatakot. Ang sinasabi ni Panelo. Ang nangyari kasi dyan, natakot yung lot owner. Natakot yung lot owner. Natakot siya doon sa pinakita sa kanyang consequence ng pagpayag niyang ipagamit yung lote niya. Kasi posibleng magkagulo. Kung magkagulo, pananagutan niya yan. Ay mukhang ganun yung pinalam sa kanya ng mga autoridad. Dinagbago siya ng isip. Itong sabi pa ni Panelo. Nag-file man ng application for permit sa rally. Sabi niya, sir, hindi. Ang pinadala nila sa akin sulat. Parang humingi sila ng assist. So sabi ni Panelo, pumunta daw siya mismo nung hapon na yun doon sa mga pulis at sa office ng mayor. Tinanong niya kung nag-file ng application para sa permit sa rally. Hindi daw eh. Hindi daw. So, malinaw dito, walang application doon sa LGU na magra-rally sila. Which is tama lang. Hindi naman nila kailangan mag-apply ng permit sa LGU kasi private yung venue gagamitin. Kung private yung venue gagamitin, hindi kailangan ng permit na mag-rally. Si Panelo na yan nagsabi ha. Panoorin niyo uli yung sabi ni Panelo. Nag-file man ng application for permit sa rally. Sabi niya, sir, hindi. Ang pinadala nila sa akin sulat. Parang humingi sila ng assist. Saka private property ho eh. So if it's a private property, hindi ho kailangan humingi ng permit. O sabi ko, kung humingi ba sa iyo ng permit, bibigyan mo. Oo, kasi yan naman ang batas. Pero yun. Si Panelo na ngayon ang nagsasabi, nakausap niya yung mayor, pinuntahan niya mismo yung opisina, pumunta din siya sa pulis, sabi ni Panelo, hindi naman sila nag-apply ng mayor's permit. Kasi hindi naman public yung hindi naman ginawa yung rally sa public place, sa private gagawin eh. Sa private gagawin. Ayan na, galing na yan kay Panelo, mga kabunyog, mga kababayan. So anong pinapakita dito? Pinapakita dito, kahit si Panelo, hindi siya kumbinsido na na-violate yung right ng organizers. Kaya hindi sang-ayon si Panelo na violation nyo ng People's Right to Assembly. Si Panelo na yan, ha? Kung sinasabi niya lang, mag-apply kasi kayo ng permit. Ngayon, kung nadina yung permit, doon. Kung dinina yung permit, na walang kadahil-dahilan, nadinina yung permit, doon. Pwede nyong kasuhan yung mayor, yung mga autoridad na nag-deny niyan. Kaya, ngayon, sa totoo lang, itong si Baste sumasaw-saw sa issue na yan. Pero tulad ng title natin, ano bang title natin ngayon? Itong si Baste, sumasaw-saw-saw-saw sa issue na yan. Hindi niya naman alam ang ano niyan. Ito kasi yung saw-saw ni Baste. Sabi ni Baste,
The action taken by the administration against the scheduled hakbang ng Maisog peace rally in Bulacan today is a clear violation of the people's right to peaceful assembly. wala naman silang ebidensya niyan eh, na tumawag ba yung Malacañang? Wala naman silang ebidensya niyan. Tumawag ba yung ano? Yung mayor ba pinagbawal yung rally? Walang ganon. Hindi ganon ang nangyari dyan. Kasi wala namang in-apply na permit eh. Yung land owner mismo ang nagbago ng isip. Ngayon, nagpipilit yung land owner. Ngayon, nagpipilit yung organizers na gawin nila yung rally. O di, no, ayaw na ng land owner. Ayaw niyang madamay siya sa gulo. Oh. Kaya, ngayon, mga kabunyog, ano, mga kababayan, ano bang tinuturo ko? Ako, nagtuturo ako ng constitutional law eh. Oh, Bill of Rights, tinuturo ko yan. Anong sabi dito? Oh, ito mga kabunyog, the Bill of Rights governs the relationship between the individual and the state. Its concern is not the relation between individuals, between a private individual and other individuals. What the Bill of Rights does is to declare some forbidden zones in the private sphere inaccessible to any power holder. Yan ang sinabi sa case ng People versus Marte, GR number 81561, January 18, 1991. O, yan ha. So, ang ibig sabihin dito, pa ang naging problema doon? Ang naging problema doon ay problema ng organizer, yung mga DDS organizers ng Maisog Rally, saka yung owner ng lote. Nagbago ng desisyon ang lote. So, nagbago ng desisyon ang owner ng lote. So, ibig sabihin, ano ang conflict doon? Conflict ng individual, ng owner ng lote, and other individuals, yung mga organizers ng rally, ng Maisog, ng DDS rally. So, sila yung may conflict. Wala naman ditong involved na ano, na uhan or officials ng state or ng estado or ng gobyerno. Wala. Wala eh. Kahit yung nandun, ang pinakita dun sa video, yung lawyer. Kausap ng lawyer. Oh, binabawalan sila doon. O yung lawyer, kaninong lawyer yon? Hindi naman sa gobyerno yon. Hindi naman yon lawyer ng gobyerno. O hindi naman yon municipal legal officer. O legal. Hindi. Hindi yon abogado ng munisipyo ng Bustos. Hindi. Ano yon eh? Abogado ng lot owner eh. Yung hinarang na truck, sinong naglagay ng harang? Lot owner. Yung mga tao na may pamukpok na kung magpipilit papasok doon. O sino yun? Private din yun. Hired din yun ng ano, lot owner. So ibig sabihin, conflict yon ng individual ng other individuals. Hindi siya sakop ng Bill of Rights. The Bill of Rights governs the relationship between the individual and the state. Ibig sabihin, kung ang nagbawal ng rally ay yung mayor, kung ang nag-gumawa ng mga panghaharang ay mga pulis, binawalan sila doon, ayon, alagang masasabi mo yon na violation yon ng Bill of Rights. Sabi dito, in the absence of governmental interference, the liberties guaranteed by the Constitution cannot be invoked. Put differently, the Bill of Rights is not meant to be invoked against acts of private individuals. The equal protection erects no shield against the private conduct, however discriminatory or wrongful. Private actions, no matter how egregious, cannot violate the equal protection guarantee. Oh, yan. Yan yung sa case ng Irasige versus PAL, GR number 168081, October 17, 2008. Paano kung ang violation ay created ng mga ay nagawa? Committed ng mga private individuals. If the violation is by private individuals, the remedy is found in the civil code. Or if proper, in the revised penal code. Yan ang sinabi ni Bernas sa kanyang librong, The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, 2009. So malinaw, malinaw, may violation ba sa Bill of Rights? Wala. Pwede bang kasuhan yung private individual, yung lot owner, breach of contract or whatever? Yes, civil code yon. Civil code. Yun ang pwedeng, pero yung sasabihin nila na violation niya ng people's rights to assembly, sabi ni Buste, wala.
Ha? Yung kaya itong pagsawsaw ni Maste at saka yung mga pinagsasabi ng mga DDS, wala. Basic na sa batas, hindi nila alam. Manood kasi sila dito sa Attorney Ricky Tumotorgo o dito sa Attorney Enzo Recto. Dito, makukuha nila yung paliwanag sa mga bagay-bagay. Ha? Ako po kasi human rights lawyer ako. Ha? Ang mga ganyang violation ng people's rights, ano talaga yan? Kaya nga ako, kaya yung mga leftist nagrarally, hinarang ng mga pulis papunta sa Mindyola. Bawal ba yun? Hindi. Hindi yung yung pag-rally, hindi bawal yun. Hindi bawal yun. Yun ang violation ng Bill of Rights kapag pinawala na silang mag-rally. Kasi ang mga rally ng mga leftist sa sa Mindyola yan, sa Liwasan, yun. Yun talaga ang violation ng Bill of Rights. Ay, ito private eh. Hindi. Hindi ito. Kaya, yan. Itong si Maste, sumasaw-saw pa naman sa issue niya. Basic, hindi niya alam. Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog.